po sa aming channel. And yes, alam ko, nakikita nyo ang kasama natin. Walang iba kundi ang Plant Royalties dito sa Silang, Cavite. Walang iba kundi si Kim. Sa Plant Kingdom yan, guys. Dito yan, sa Silang. Hindi lang mga plants ang marirecommend nila sa inyo. Alam nyo na, mga pagkain din. Kumbaga nga ito ay one-stop shop. Kaya yan, bago lahat, gusto namin i-share sa inyo itong part na to. Siyempre, isa to sa mga naging favorite natin. Halos lahat eh, naging wishlist tong halaman na to. Yan na. At sobrang mahal nito talaga dati. Pero ngayon is, sobrang bagsak presyo mo lang i-out. Ayan. Sobrang bagsak presyo mo lang i-out. At, ibibigyan niya rin tayo ng tips and guides sa pagpo-propagate. Hindi lang propagate eh. Kumbaga, sa mixture, yan, na pwede niyong gawin dyan sa mga comfort zone niyo, ha? Pero bago ang lahat, sana ma-like and follow niyo ang aming mga page. Silang Plant Kingdom, yeah. Garden and Cafe for Facebook and Instagram. And then, simply David and Jen, guys. Yan. And syempre ang ating YouTube channel. Kaya, wala na tayong paligoy-ligoy ka. Let's start, guys, dito sa aming propagation and mixture ng walang iba kundi ng Birkin and Aroids. Yes. Aroid soil mixture na alam kong magustuhan. And so, start tayo sa end. Sige po. Well, bali ngayon, papakita ko lang kasi meron tayo dito ngayon for propagation na mga birkins natin dito. So, matagal na to dito sa amin. So, napalaki na namin sila, naparami. Parami naman so, ganito, no? Oo. So, hahati-hati na natin siya, papropagate na natin siya, and ililipat para mas mabenta natin siya ngayon ng mas affordable price. Kasi, actually, ang birkins, pangalan siya talaga ng bag na mamahalin. Or, tama, uh-huh. Di ba? Puro ba sila bag? Or ano? Pwede din. Ngayon, kung medyo hindi mo pa-afford yung totoong bag, mag-philodendron birkin ka na muna. Uy, pero ano to? Sobrang wish list ko dati. Yes. Isa to sa pinangarap kong dating halaman, parang 1 year ago. Mm-hmm. Dahil 3,000 pesos, ganito lang, parang ganito lang kalaki. Actually, parang maliit pa nga dyan. Oo, di ba? Oo, ay dati ang birkins. So, yan ha, unahin natin syempre. Walang iba kundi ang mixture. Yes. Yan. Explain sa atin ni Kuya King. Ang Plant Royalties. Yan. Alright, so ngayon, dito, pakilala ko ulit sa inyo ngayon, yung available natin na aroid mix or ang ating medium na ginagawa dito sa Silang Plant Kingdom. Meron kami ginagamit dito na coco chunks. Ito kasi yung mga, itong medium namin may kanya-kanya silang purpose o silbi sa kung bakit sila yun ang ginagamit natin sa medium natin for the plants. Particularly kay coco chunks ang napoprovide dito, madami actually. Magandang source of water. Kasi nag-hold siya ng moisture. Pangalawa, may aeration. Kasi kapag nagsama-sama sila, so may space sila doon, may mga gaps. Maganda siya for the roots to grow. Ngayon, isa rin tulad ng for aeration ay si pumice. So, nagagawa rin ni pumice ay aeration. At saka, ako gusto kong pumice kasi meron ako mga malalaking plants. Pero gusto ko, kinakontain ko lang, maliit talaga yung pot. Parang lumaki yung mga leaves. So, maliit talaga yung pots ko. Si pumice, nagiging pampabigat ko siya. Minsan, okay. Pwede rin naglalagay din ako ng bato doon actually, para lang bumigat. Hindi siya tumbahin. Tapos, si carbonized rice hull, so, ginagamit naman din natin siya para mabalance yung pH level din ng medium natin. And also, importante pala talaga si carbonized. Yes. Tsaka siya rin, nagpo-provide din siya ng nutrients din. May nagagawa din siya for the roots. Kasi charcoal, kumbaga, chinarcoal yes. Na siya. Kaya maganda yung benefits. So, ito naman yung ating rice hull. So, ito naman, ang nagagawa rin ito is drainage, aeration, saka nababalance na rin yung, kumbaga, si coco peat. Mm-hmm. Ito naman, si coco peat kasi nag-hold ng moisture, so ito naman nagbabalance ito. So, kaya maganda siya i-mix. Yes, actually pwede ka rin mag-mix minsan ng coco peat lang and rice hull. Oh, yung iba. Yes. Sa dito sa Silang, kalimitan yun ng gamit. Yes. Yun yung napansin ko. Lalo na yung mga, ano dito, mga sobrang tagal. Mm-hmm. Yung mga matatanda. So ito naman yung ating coco peat. Ginagamit naman natin siya to provide such moisture for the plants. Pero pag binili,
siya. Ngayon, ito, naka-repack na siya. Naka-ganito na siya. So, per pack, binibenta natin siya for 50 pesos. Uy, mura ha. May discount siya for bulk. Na marami ka naman bibili. Mura na yun for 50 pesos. No? And then, pwede sila rin gumawa sa sarili nila. Yes, dito nyo siya bibilin. So, para ngayon sa bahay, kayo na magko-control or i-mix nyo na siya para depende sa gusto ninyo. Actually kasi, kailangan natin maintindihan yung halaman kung anong bang dapat sa kanila. Actually, kahit sabihin mo ng pare-parehong philodendron, ako gusto ko lang kasi binabalance ko sila. Merong air drainage, may aeration, may drainage, tsaka may moisture. So kahit bihira lang ako magbili, alam ko may kukupit ako doon, may kukutsyans ako na kukutang moisture. Kapag sumobra naman, gusto ko dilig ako ng dilig, okay lang kasi nababalance eh. Mayroong nagpapatuyo. Hindi agad siya nag-hold ng moisture. Hindi ako, iwas root rot. True. Iwas root rot. Tsaka, mas lumalaki yung halaman and yung mga ugats natin. Kaya pala ganito kalalaki yung dahon. Yes. Kasi lalaki ng dahon na ganyan, ng Birkin. Tsaka, ganito kaganda ang ugat. Kaya, papakita ko sa iyo. This time, ito yung papakita niya sa atin ng propagation. Kasi ibibenta mo lang ito ng magkano. Surprise ko na sa dulo. Surprise ko. So, pero sobrang mura. Stay lang kayo. Please, stay lang kayo sa video. Sa pag-watch. At ngayon, samahan niyo muna kami. Gawin natin yung ating mixture. So, tabi ko muna to. So, ngayon, yung for Birkins, ang ginagawa ko, papakita ko lang sa inyo, may equal portions na ako dito. So, ngayon, lagay ko lang si rice hull. Rice hull. Tapos si Pamis. Lahat na siya. Opo, pwede ko ba akong pahit? Sige. Thank you so much. Kumbaga, kada pack, yes. Sasama-samay mo. Yes. Kung ano. So, para ano na siya, wala na rin sayang. So, at saka mismo ikaw. No? Yung maganda na naiintindihan mo rin kasi kung bakit natin siya ginagawa for the plants. Actually, kapag kinuha mo to, mabibili mo lang to for 200 pesos. Discounted ka na. Discounted ka? Okay. Basta sa'yo. Pag bumili sa'yo, kanwari, sabi nila, ay, pabili pa ako ng pang-aeroids mixture. Sabihin nyo lang, yung katulad nung nasa vlog po ng Simply David and Jen. Wow, may pa-free so, one. Para 200 na lang. So, 200 na lang. Pero yung promo code natin. Oh, sige. Promo code. Promo code. Ang dami niya, King. Parang hindi lang siya 3. Makaka-4 pa siguro. Oo, ang dami niya. 4 pots. Sa dami niya. Oo. Ngayon, ginagawa ko siya. Gusto ko ganito. Kasi, paminsan-minsan gusto natin, nararamdaman natin ng pagiging ano eh. Oo nga, talagang... Kung paano ka talaga maging plant addict or plant royalty. True. Actually, ang pinanggalingan talaga ng philodendron Birkins ay Red Congo saka Green Imperial. So, kung mapapansin natin dito, ayan o. Kita-kita mo yung pagkaka-Red Congo niya. Ayan. Saka yung Green Imperial traits niya. Galing, no? So, ito isa to sa mga collection to talaga na yan. So, pero mas mahal yung may breed na ganyan. Mas mahal yun, guys, ha? Kesa sa lumalabas ng mga Birkin na makikita natin. Mm-hmm. Kasi mas nakikita mo doon yung ex-breed niya. Mm-hmm. Katulad yan ng mga ex-breed nila Milano at saka ni Gloriosum, ang labas is Glorious. Mm-hmm. Yan yung mga ex-breed. Yan. Tapos yung Verocosum na kasama naman niya si Milano. Okay. Then ang labas daw is Splendid. Yan yon mga yan. Konting trivia lang kasi yes. Baka hindi rin kayo pamilyar. Parang ako hindi ako pamilyar, kasi ako pamilyar. So actually, ito sa mga break-ins natin, isang batch lang sila, isang breed lang din talaga sila. So, yung iba dito, may possibility din na maglabas ng mga ganitong... Hindi, lumabas na nga yung iba. Actually, naglalabas na nga sa... Mas, yung iba, ang binibenta dyan, grabe. Ano, 3-5... Mas mahal ang presyo talaga. Mas mahal ang presyo nung lumalabas kasi, yung... Kasi, kumbaga sa rare, yung variegation niya, na iiba pa. Unique. Mm-hmm. Marami kasing collectors ang gusto nila unique. Mm-hmm. Unique yung halaman. Ako, gusto ko lahat meron. Meron ako nung normal Birkins. Ito pa pala. Oo, kaya nga. Ang ganda niya.
So hindi ko lang dinidiinan, napapaka-gentle lang ako sa mga ugat. Oo nga. Tapos nakailang pad ka sa mixture na yan na tumahan. Ayun, pangalawa pa lang. Siguro makaka 3 or 5 ako. Ay, sorry. Ah, 3 or 5. 4. No. 4 or 5. Yes. Ang gaganda ng beer kit. So, lagay lang muna ako ng chunk sa dali. So, magkano muna i-out yan? Okay, so, ngayon. Ang ganda ng ano? Ugat? I-out natin itong ating beer kit sa ating sariling propagation. For only 450 pesos lang per pot. Yung may mga variegation, yung mutation, lahat naman siya eh. Oh. So lahat to? Oo. Oh. Yung muro na nun. Kung umabutan nyo pa. Yun lang. Kaya send a PM na po sa aming Facebook page. Oh, sa page lang nila. Punta kayo sa page nila guys. At pwedeng-pwede rin kayo muna mag-walk-in. Yes, so punta muna kayo dito. Pwede kayo mag-dine-in. Or mag-take out, tapos habang nakikita, nagtitingin po ng iba naming mga plants. Oh, ang ganda ng ano, ang ganda ng beer kin nila. May nakita nga ako sa iba, 3-5 ang bentaan. Mm-hmm. May na-out ako dati kasi sobrang mahal niya naman talaga that time. 1-5. Yung may mutation. Uh-huh. Kasi ang tawag nila doon is variegated. Variegated. Pero, yung iba. Form pala niya, yung pala yung mutation niya. Uh-huh. Pero pwede na rin, pwede na natin sabihin gano'n. Na mutate, na variegated. Hindi ako expert, hindi ako magaling. Pero parang nagkakaintindihan naman tayo. True. Pwede na yun. Kasi gano'n sabi nila eh. Mm-hmm. No? Kaya sa ako naman, then sa mga ano lang din ako natututo, sa mga nag-garden. At napakadami pala magagawa ng mixture. Oo. Sa 200 pesos. Sa pang-apat na tayo. Oo nga. Tapos anong pot to? Malaki-laking pot to ah. Ito, mga medium. Mm-hmm. Medium size na pot. Tapos yung 200 niya, na do it yourself, na napakadali nga. No? Mga 4 kilo siguro yan. Ang dami. Ang dami na magagawa. As in. Kaya, ayan. Close na natin. Sige. So, ito na nga. Kaya sa inyong lahat, guys, sana nagustuhan nyo itong trivia, ting trivia, at konting mga tips and advice para sa mga katulad nating plant royalties or plant mother, plant parents. Sana, ano, masupport nyo ang aming mga Facebook page, syempre, at magkita-kita tayo kasi nagkakaroon na rin kami ng live selling. Every Friday. Naglalabas siya ng mga propagation kasi all lahat halos is propagation. Propagation. Mm-hmm. Tapos actually yung iba mga inalagaan ko na talaga. Kasi sobrang gubat na siya rito. Sobra asin. Paalaga sa iba. Oo. So, kaya yan sa inyo lahat. God bless. Unang-una God bless. Stay safe. At syempre, election na sa Monday. Mm-hmm. Ayan ha. Kita-kita po tayo sa mga presinto. Kaya yan, God bless, stay safe, at syempre, see you po sa ating next video.